Nanguha pala kami ngayong araw ng kangkong na pakain sa rabbit at nagtalbos na rin ako dito na pangulam namin sa bundok. Birthday rin pala ng pinsan ko ngayon kaya dito kami nakitang halian sa kanila at nung kinahapunan naman ay nanguha kami dito ng aswete kasi maraming puno sa kanila dito ng mga aswete. Nanguha rin pala kami dito ng kay Mito na request naman ni Mama. Pagkarating pala namin dito sa lugar ng mga kamag-anakan ko ay dumiretso kami dito sa kuhaan ng kangkong. Meron palang kubo dito malapit sa pinagkukuhanan namin ng kangkong kaya nakaupo muna ako dito para magpahangin at magpahinga ng saglit. Mula nga dito sa may kubo ay natatanaw ko yung bunso kong kapatid at saka yung pinsan ko na nangunguha na ng kangkong. Mula dito sa kangkongan na pinagkukuhanan ng kapatid ko ay natatanaw niya rin ako sa kubo na nakaupo at baka nga iniisip niya na pinapanood ko lang siya kaya umalis na ako doon at pumunta na ako dito para tulungan siya. Pagkarating ko nga dito sa kanya ay halos mapuno niya na rin pala yung isang sako na daladala niya at sabi niya nga sa akin dito ay magtalbos na lang daw ako ng kangkong na pangulam namin sa bundok. Noong nakaraang araw pala na galing kami dito ay mangunguha sana talaga kami noon ng kangkong kaya lang nakalimutan naman namin. Yung mga tinalbos ko pala dito na kangkong ay pinili ko lang talaga dito yung mga matataba at saka yung mga magaganda ang dahon. Nakapuno na rin pala ng isang sako dito yung kapatid ko kaya naman nag-aaya na siya dito na umuwi na raw kami. Yung tinalbos ko pala dyan na kangkong ay isang tali lang na medyo malaki at ang bala ko nga dyan na luto mamayang hapon pagka-uwi namin ay inadobo na mayroong halong tokwa. Nakamotor pala kami ng kapatid ko na pumunta dito dahil medyo malayo to sa bahay ng uncle ko. At etong ang dinaanan namin pa uwi ay ang gandang pagmasdan dahil ang lalaki ng mga puno. Pagkarating nga namin dito sa bahay ng uncle ko ay nagagayat na sila dito ng karne na uulamin namin mamayang tanghalian. Ito pala yung mga handa ng pinsan ko, litsyo na ulo ng baboy, spaghetti at saka carbonara at meron din siyang cake. Lahat nga ng hinanda nila dito ay matatamis at idagdag mo pa nga itong kagagawa lang daw nila na coffee jelly kaninang umaga. Maya-maya pa nga konti nung naihain na lahat sa lamesa yung mga pagkain na hinanda nila ay nagsimula na rin kami dito sa pagkain ng tanghalian. Yung pinsan ko pala na may birthday ay ayaw niya magpakilala sa inyo kasi daw baka makita to ng mga kaibigan niya at kantsawan siya. Hulaan niyo na lang dito kung sino yung pinsan ko na may birthday basta kasama siya dito sa mga binidyo ko. Ang ulam pala namin ngayong tanghalian ay napakasarap na litsyong ulo ng baboy at tinolang native na manok na hindi mawawala tuwing may handaan dito sa amin. Pagkatapos pala ng masarap na tanghalian na yan ay umalis muna kami dito saglit sa bahay ng uncle ko at mangunguha naman kami ngayon ng aswete. Malapit nga dito sa pagkukuhanan namin ng aswete ay nadaanan namin itong mga pamangkin ko na naglalaro dito sa may padaus-usan. Ganitong ganito rin talaga ang gawain ko noon nung maliit pa ako at pagka-uwi nga sa bahay talaga nang may palo kay mama dahil ang damit ay daig pa ang basahan. Dito pala sa gilid ng bahay ng uncle ko at saka ng pinsan ko ay merong mga nakatanim na puno ng aswete. Minsan kasi ay kailangan din talaga namin to sa pagluluto eh kesa bumili kami sa palengke mangunguha na lang ako dito sa gilid ng bahay ng pinsan ko. Noong nakaraang araw pa rin pala to binabanggit sa akin ng pinsan ko kaya lang nakalimutan ko ding manguha. Bala ko kasi magluto ng kaldereta kaya nanguha ako nito. Madali lang naman manguha nito basta mababa lang yung puno. Pinili nga lang namin na kuhanan dito yung mga puno na mababa lang kasi yung matataas hindi na namin kayang abutin. Noong nakaraang araw pala na binabanggit sa akin to ng pinsan ko, eh meron siyang tinuturo na malapit lang talaga sa kanila na puno ng aswete. Kaya lang pagpunta ko naman kanina ay nakatumba na, pinutol na pala nung pinsan ko kaya yung mga buto niya ay naglaglagan na. Ganito lang pala karami lahat yung mga nakuha namin kasi hindi na namin kayang abutin yung iba kasi nga sobrang taas na. Pagkatapos naman namin manguha diyan ng aswete ay pumunta naman kami dito sa isa kong uncle sa bukid nila para manguha naman dito ng bulaklak ng katuray. Pagkarating nga namin dito kaninang umaga, itong katuray yung unang binabanggit sa akin ng asawa ko, manguha daw kami at napapaulam nga daw siya. Yung kaya ko nga lang abutin dito ng kamay yung mga nakuha namin at yung mga matataas nga diyan na hindi na namin napitas pa dahil yung panungkit kasi na ginagamit namin dito dati ay hindi ko na alam kung saan na napunta. Malapit nga rin pala dito sa puno ng katuray ay merong puno rin ng mangga dito na ang mga bunga niya ay manibalang na. Naabutan nga namin dito yung auntie ko na nakunguha ng mangga at meron nga siyang daladala dito na panungkit. Pinili nga lang din pala namin kuhanin dito yung mga malalaki at saka yung mga manibalang na kasi mas masarap kainin yon kumpara sa hilaw pa. At pagkatapos naman nga niyan ay pumunta naman kami dito sa puno ng kay Mito para manguha ng bunga na request ni mama. Yung hiniram pala namin na panungkit sa auntie ko ay hindi siya sobrang haba kaya kailangan pa talagang umakyat sa taas ng puno para maabot yung mga bunga. Noong nakaraan nang galing pala ako dito, ang kasama ko naman na nanguha ay yung kapatid ko at karamihan nga sa mga nasungkit namin noon ay mga bita. At ngayon naman nga yung mga nakuha namin ay magaganda dahil yung panungkit na hiniram namin ay meron siyang lalagyanan. Halos kalahati nga rin na balanan ko yung mga nakuha namin at lahat nga nang yan ay magaganda. At pagkatapos nga niyan na makakuha kami ay umuwi na rin pala kami. Tuwing tag-araw mababa ang ilog kaya dito kami lagi dumadaan papunta sa mga kamag-anakan ko kasi mas malapit dito. Hirap na hirap nga ang tricycle ngayong araw sa dami niyang karga pero maayos naman kami na nakauwi. See you in love for today's video. Thank you for watching!